At sasagawa ngayon sa Senado ng kanilang organizational meeting, kapilang na ang Committee on Health. Nakasentro pa rin sa COVID-19 response ang tinlalakay kasama ang OIC ng Health Department na si OIC Secretary Maria Rosario Vergere. Ang sentro ng balita mula kay Eunice Monte, live. Audrey, apat na organizational meeting ang nakaschedule ngayon sabay-sabay dito sa Senado. Kabilang na nga dyan ang Committee on Health, Committee on Public Information and Mass Media, Committee on Public Works at ito nga ang Sustainable Development Goals. Kanina nga, una nang sumalang itong Committee on Health na pinangungunahan ni Senator Christopher Bongo. Dito kanyang binalikan ang mga natutunan noong nakaraang administrasyon. Ayon nga kay Go, nakita na nila noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lapses at gaps sa health system. Kaya naman pilit itong solusyonan at matapos nga tumama itong pandemic kung saan nabigla ang lahat at nagkaroon ng ilang kakulangan gaya na nga lang noon sa mga hospital beds. Sa pandemyang ito, nakita natin kung gaano kahalaga ang investment sa kalusugan. Sabi ko nga, kaya tayo nahirapan noong una dahil hindi natin binigyan ng pansin itong nagdaang mga dekada, kaya nagkulang ang ating mga ospital, kama, equipment at healthcare workers para labanan ang pandemya. Kabilang nga sa tinatalakay ngayon sa Senado ay ang general health situation ng bansa, pati na ang update sa COVID-19 situation, kung tumaas ba o bumababa ang mga kaso, pati na ang procurement ng mga COVID-19 vaccines at kung gaano nakarami ang naiturok at pati ang mga nag-expire na. Ayon kay Senator J.V. Hercito, nais niya ring malaman ngayong araw ang status ng Universal Healthcare Law at nasa na nga ba ang bansa sa implementasyon nito. Mayroon na rin kasi anya siyang isinumite na amendment para rito. Si Senate Finance Committee Chairman Senator Sonny Anggara dumalo rin para makinig at malaman ang nararapat na budget para sa sektor ng kalusugan. It's time to look at to go back to where the debate was pre-pandemic regarding PhilHealth and healthcare delivery at the grassroots level. So, saan po tayo kulang ng health clinic, ng rural health center? Medyo bungi-bungi pa po at patsi-patsi pa po yung informasyon ng ating healthcare delivery system. Present rin si DOH OIC Secretary Maria Rosario Vergere, kung saan sinabi nito nasa mahigit 27,000 ang new cases as of August 9 at sa NCR nga nagmumula ang karamihan ng mga bagong kaso ng COVID-19. The top 5 regions contributing to the new cases are the NCR, regions 4A, 3, 6, and 7. And the top 5 areas contributing to the new cases were all from the NCR plus areas, which includes Quezon City, Cavite, Laguna, Rizal, and the City of Manila. Among the active cases, 36,294 are asymptomatic, mild, or moderate cases, while 417 cases were severe and critical cases. Next slide. Nationally, cases continue to increase, now averaging at 3,993 cases per day in the recent week. Nadagdagan naman aniya ang mga nagpabakuna noong National Vaccination Days, pero pagdating ng 2022, nagkaroon ng lower demand dahil sa ibang may ayaw na magpa-booster shots. Kabilang naman umano sa dahilan kung bakit ayaw na magpa-booster shot ng ilan ay dahil karamihan aniya sa mga Pinoy ay kumpiyansa na sila ay healthy na. At ang ilan naman ay dahil hindi na requirement ang booster shot sa trabaho. Ayon pa kay Vergere, mayroon na naiulat na 8.42% wastage ng COVID-19 vaccine as of August 12, 2022. Kabilang sa mga dahilan ba't nasayang ay ang operational related spillage, broken vials at ang ilan naman ay dahil sa room temperature. Kabilang naman sa mga tinitingnan ngayon ay kung paano mapapataas ang bilang ng mga nagpapabooster shots para hindi masayang ang mga bakuna. At hanggang sa mga oras nito ay nagpapatuloy naman ang organizational meeting ng aking mga nabanggit na komite kanina lamang. Back to you, Audrey. Yunis, natalakay ba dyan kung paano pa susuportahan ng ating gobyerno yung ating namang mga healthcare workers?
Yes, Audie, yan nga yung dinidiscuss kanina pero naputol dahil nasuspend yung organizational meeting at pinagpapatuloyan ngayon. Kabilang nga sa mga sinasulo ng mga senador ay dapat maipagpatuloy yung mga benepisyo ng mga healthcare workers dahil ito ang isa sa mga pinaka-prioridad ngayon. Dahil, lalo't nakita na nga umano yung mga lapses noon nung nakaraang administrasyon nung matapos na magkaalaman na hindi nababayaran itong mga healthcare workers. Kaya naman kabilang sa mga sinusulong nila ay yung pagsingil dito nga sa mga kailangan pa kagaya nga sa PhilHealth na banggit niya kanina ni Senator J.B. Ejercito. Eunice, may nabanggit din ba ang Department of Health hinggil naman sa pagtugon sa monkeypox? Audrey, isa nga yan sa mga dinidiscuss din kanina ni OIC Secretary Maria Rosario Vergere. Ayon nga sa kanya, pinag-iigting na itong surveillance sa mga paliparan dahil kailangan ng mag-ingat ang bansa para hindi na kumalat itong bagong kaso nga nitong monkeypox. Although yung isang kaso ng monkeypox ay cleared na nga umano at matapos itong mag-stay dito nga sa RITM for 21 days. So bukod sa pag-iingat ay pinag-iigting pa rin yung information dissemination para nga dito sa monkeypox kagaya na lamang ng pagsunod sa mga basic health protocols. Maraming salamat, Eunice Samonte.